wrong when I hurt you? Do you have to hurt me too? Did you think revenge will make it better? Samantala, sa kabilang dako naman ay dinalaw ni Jesse ang kanyang pinsan na nasa hospital ng anak na ito. Kaya naman inaasahan na niyang makikita niya doon ang mga kasama niya bilang Apollo Angels. Ang masasabi niyang mga totoong kaibigan niya. Hindi rin naman siya nagtagal roon at kasalukuyan na siyang palabas ng hospital kasama si Nakiela at Althea. Nang may mapansin siyang familiar na figura ng lalaki, kaya naman napahinto siya at napakunot noo. Naglakad siya palapit sa lalaki na iyon, habang nakasunod lamang sa kanya ang dalawang kaibigan. Tide? Nagtatakang saad niya sa lalaking nakatayo sa tabi ng kotse niya. Nilingon naman siya kaagad ng binata, tsaka napangiti ito. Hi, ikaw ulit? What are you doing here? Ani ng binata. Ah, nanganak na kasi si Jensi, yung pinsan ko, naalala mo? By the way, sina Althea at Kiela. Na-meet ko na sila sa party. Hi girls. Putol ng binata sa sasabihin ng dalaga at pinalingan nito ang dalawang babae. Hi. Tipid na sagot ni Althea at binalingan nito si Jesse. O siya girl, magkita na lang tayo sa Baguio. Bye Tide. Bye Jess. Sad ni Althea at bumeso ito kay Jesse kasama si Kiela. At tipid lamang umiti ang mga ito sa binata. Nang maiwan ang dalawa ay si Jesse na rin ang naunang magsalita dahil nakakaramdam siya ng awkward sa pagiging tahimik ng binata na animoy meron itong iniisip. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Saad ng dalaga at nilabas ang susi ng kotse nito. Aha, may friend lang akong dinalaw pero pauwi na rin ako. Oh, nagkatabi pa ang kotse natin. Sagot ni Tide at napahimas na lamang ito sa batok nito. Talaga? Akala ko ini-stalk mo ako eh. Ah, joke. Palagi kasi kita nakikita kahit saan ako. Sad ni Jesse tsaka napangiti. Napatingin naman si Tide sa nakangiting labi ng kaharap. Napakurap-kurap pa nga ng mata si Tide dahil nag-slow motion sa kanyang paningin si Jesse habang ito ay nakangiti. Hindi niya akalain na sa simpleng ngiti lamang ni Jesse ay mapapatameme na siya. At ewan ba niya, sobrang gandang-ganda siya sa dalaga habang ito ay nakangiti. Shit, bakit ngayon pa? Inis na sabi ni Tide nang maramdaman niya ang pagkabuhay ng kanyang alaga. Ramdam na ramdam niyang nagwawala ito at gustong-gusto nang kumuwala. Kaya naman napatiimbagang si Tide at pilit kinokontrol ang sarili. Hoy, nagbibiro lang ako. Natameme ka naman dyan. Hadi ka na mabiro o syabay. Nice to see you again. Nakangiting sabi ni Jesse. Kaya naman muling napamura ng mahina si Tide nang mapatingin ulit siya sa labi ng dalaga dahil sobrang galit na ang kanyang alaga. Nang makaalis na ang dalaga ay parang sirang remote ang kanyang alaga dahil bigla na lamang itong tumigil sa pagwawala at naramdaman niyang nakatulog na ulit ito. Shit, labi at ngiti lang ni Jesse, tinitigasan ako. Tom, ano nangyayari sa akin? Inis na sabi ng kalooban ni Tide at padabog siyang pumasok ng kotse. Alas 8 pa lamang ng umaga ay maagang pumasok si Jesse sa sarili niyang kumpanya. Sinadya niyang maging maaga upang matapos niyang lahat ang kanyang trabaho na nakatambak sa opisina niya. Nakalahati na niya ang mga dapat permahan at 2 oras pa lamang siya doon ay naisipan naman niyang magtungo sa butik ng pinsan. Alam niyang hindi pa makakapasok ang pinsan dahil kakapanganak pa lamang nito. Kaya naman siya muna ang titingin sa business nito. Habang abalan niyang binabasa lahat ng orders sa record book ay naagaw ang pansin niya sa pamilyar na boses na nagsalita. Hi, good morning beautiful. Ani ng pamilyar na boses, kaya naman napalingon dito ang dalaga at naibaba niya ang hawak na binabasa. Tide, ikaw ulit? Morning to. Magpapasukat ka ba o may order ka na ba dito? Ani ng dalaga, tsaka naningkit ang kanyang mga mata dahil napapaisip na lamang siya, hindi niya alam kung talagang nagkakataon lamang bang kung nasaan siya ay naroon rin ang lalaki. Titingin muna ako sa bagong design na bags
Gusto kong bilhan ang kapatid ko. Mahilig kasi yun sa bag. Sagot ng binata. Talaga ba? Sige. Downy, pakiasikaso naman si Mr. Tide. Ipakita mo sa kanya yung mga bagong branded design bags na kararating lamang. Ani ni Jessie sa sales lady. Opo ma'am, sir dito po tayo. Sagot ng babae at ito na ang umasikaso sa binata. Kaya naman ipinagpatuloy ni Jessie ang pagbabasa. Wala pang 3 minuto ay nasa harapan na naman niya ang binata. Nakapili na ako. Ani ng binata at ipinatong sa harapan na glass table ang napiling bag. Matapos mabayaran iyon ng binata at ilagay iyon sa kotse ay akala ni Jessie ay wala nang makakaabala sa kanya. Lihim na siyang naiinis sa binata dahil kahit meron namang assistant na sales lady na umasikaso dito, ay siya pa rin ang kinakausap nito. Kaya hindi siya makapag-focus sa kanyang ginagawa. Mag-uumpisa nang itotal lahat ni Jessie lahat ng nabenta sa loob ng 3 araw, subalit wala pang 2 minuto ay muli na naman bumalik ang binata sa kanyang harapan. Kaya naman napatiimbagang si Jessie at mukhang hindi na niya matatapos ang kanyang ginagawa. O Mr. Tide, bakit ka bumalik? Gusto mo bang bumili ulit or may nakalimutan ka ba? Seryosong sad ni Jessie at pinipigilan lamang niya ang kanyang sarili na hindi mapagsungitan ang binata. Oo, naiwan ko ata sa'yo. Sagot ng binata na ikinakunot noon ni Jessie. Ang ano? Sagot ng dalaga. Ang puso ko. Flowers for you, Jessie. Sagot ni Tide at may nilabas itong yellow tulips mula sa likuran nito. Napakunot noon naman lalo si Jessie dahil hindi niya alam kung saan galing ang bulaklak na hawak ng binata. Gayong nakita niya kanina ay wala itong dalang bulaklak. Baka naman hindi ko lang napansin sa pagbalik niya ulit, pero bakit ako binibigyan ng lalaking ito ng bulaklak? Saad ng isip ng dalaga. Haha, corny mo, bakit may pa-flowers ka pa? Anong meron? Ani ni Jessie at napataas ng kaliwang kilay. Hindi pa rin niya kinukuha ang bulaklak, kaya naman nakaramdam ng hiya at pangangalay na ang binata, lalo na't nakalahad na niya ang hawak na bulaklak sa dalaga. Wala lang. Gusto lang kitang bigyan ng flower. Please tanggapin mo na. Nangangalay na ako eh. Sagot ni Tide tsaka pilit ng umiti. Asus, pasalamat ka. Favorite flower ko to. Wait. Paano mo nga ba nalaman na yellow tulips ang favorite flower ko? Aha, sinasabi ko na nga ba eh, stalker kita no? Ani ni Jessie at pinaning kita niya ng mata ang binata. Napanguso naman at napapailing na lamang ng ulo si Tide. Hindi ah, siguro natsyempohan ko lang. Timing ang napili kong flower. Hindi ko alam na favorite mo pala yan. Mabuti na lang pala yan ang napili ko. Sagot ni Tide. Pero ang totoo niyan ay talagang inalam talaga ni Tide lahat ng gusto ng dalaga. Lahat ng mga hilig nito ay alam na lahat ni Tide. Talaga lang ha? Sigurado kang hindi kita stalker? Paninigurado ni Jessie. Of course not. At I think, hindi ka pa nakakapag-almasal. Magtatanghali na Miss Beautiful. Baka naman sabayan mo na ako kumain. Hindi rin ako nakapag-almasal eh. Sad ni Tide. Hindi ka lang pala stalker. Manghuhula ka na rin. Napapangising sad ni Jessie at napatingin siya sa orasan. Tama ang binata. Magtatanghali na pala at hindi niya namamalayan ang oras dahil sa pagtatrabaho niya. Past 11 na pala. Sure. May alam ka ba ang kainan malapit dito? Sad ni Jessie. Oo naman, syempre meron. Sagot ni Tide. By the way, thank you sa flowers. Ani ni Jessie nang makaupo na siya sa loob ng kotse ng binata. Now I know na favorite mo pala ang tulips. Ngayon palang masanay ka nang palagi mong makikita ang mukhang to dahil palagi kitang bibigyan ng flowers. Ani ng binata habang ito ay nagmamaniho. For what? Bakit mo naman yung gagawin? Diretsuhin mo nga ako, Mr. Tide. Ano bang pakay mo sa akin? Pakay? Nothing. Gusto ko lang talagang makipag-friend sa'yo. Masama ba yun? Ani ng lalaki at saglit na nilingon ang katabi dahil siya ay nagmamaniho. Friend lang ha, dahil uunahan na kita. Kung balak mo akong ligawan, ngayon pa lang sinasabi ko sa'yo, huwag ako at iba na lang. Prangkang saad ni Jessie,
Kaya naman biglang napreno ni Tide ang sasakyan na ikinagulat ng dalaga at kamuntikan na itong mapasubsob. Wala pa nga akong ginagawa, bastid na kagad. Pwede ko bang malaman kung bakit? Ani ng binata. So balak mo nga ang ligawan ako. Ayaw mo pang diretsuhin eh. May pa-friend-friend ka pang nalalaman. So tinatanong mo kung bakit? Simple lang, hindi ako nagpapaligaw at ayaw kong pumasok sa mga ganyan. Sagot ni Jessie. Bakit nga? Pagpupumilit ng binata. Kaya naman napahugot ng malalim na paghinga ang dalaga. Ah, kulit mo. E sa ayaw ko nga paulit-ulit. Naiinis na sagot ni Jessie. Okay, fine. Sungit pakipot pa. Ani ng binata at hininaan nito ang huling sinabi, tsaka muling pinagpatuloy ang pagmamaniho. May sinasabi ka? Ha? May sinabi ba ako? Sagot ni Tide. Narinig kong may sinabi ka eh. Wala? O, nandito na tayo. Kamarin kusin. Sagot ni Tide at iniba na lamang ang usapan. Nang makarating na sa malapit na rin kainan, ay muli na naman nagtaka si Jessie dahil lahat ng in-order ng binata ay mga paborito niya lahat. Hindi niya alam kung sinasadya lang ba ng binata o nagkataon lang na pareho sila ng hilig na pagkain. Ang dami naman ito, ani ni Jessie nang mapansing dalawang lamesa na at napuno na ng pagkain. Hindi ko kasi alam kung ano ang gusto mo, kaya in-order ko na lahat ng sa tingin kong magugustuhan mo dahil mga paborito ko ang mga yan eh. Tsaka total, 12 na ng tanghali kaya breakfast and lunch na rin natin to. Sagot ni Tide, pero ang totoo niyan ay hindi siya kumakain, fish or kahit na anong lamang dagat. Kaya kahit napakarami ng in-order niya ay sa beef steak at chicken lamang siya. Nang matapos kumain, ay hinatid na rin ng binata ang dalaga sa Jensie Boutique. Pagkatapos ay dumiretso siya sa kaibigan. Pare, tanghaling tapat ah, napadalaw ka. Sad sa kanya ni Ariel. Namiss ko lang yung mukha mo. Alak nga pare, sagot niya. Gagi hoy, tanghaling tapat, maglalasing ka. Anong problema mo? Sad ng kaibigan. Hatiran mo muna ako ng alak, tsaka ako magsasabi sa'yo. Shit na buhay to. Sagot niya at napapahilamos na lamang ng sariling palad. O heto na ang alak mo. So tell me, anong problema at napasugod ka dito? Sad sa kanya ni Ariel. Palibasa, wala nang problema ang mukong na ito. Well, thanks to fate dahil nabago niya ang kaibigan kong to. Ani ng isip ni Tide. Ano na Tide? Nakakapipi na rin ba ang alak? Hays, kung hindi ka pa rin magsasalita, babalik na ako sa loob. Sad ng kaibigan dahil nasa gazebo area sila pero ginawang laklakang area ng kaibigan. Pare kasi, palagay ko may sakit ako. Pag-uumpisa ni Tide. Kaya naman, halatang nagulat ang kaibigan at nanlaki ang mga mata nito. Ha? Ano pare? Malala ba? Cancer? Leukemia? Tumor? Ano, mamamatay ka na ba? Mag-order na ba ako ng kabaong? Ano pare? Hasyo. Ang OA mo, hindi ang mga yan, wala akong sakit ng mga ganyan. Sad ni Tide matapos niyang batuhin ng mansanas ang kaibigan. So ano nga, nilalagnat ka ba? Sipon, ubo, or masakit ba ang tiyan mo? Sagot ni Ariel. Ah, mas lalong hindi, gag. Naiinis na sabi ni Tide. Eh ano nga, natatae ka ba? Gag, andumi mo pare. Mas lalong hindi rin. Sad ni Tide. Tang na. Eh ano nga, naiinis na sabi ni Ariel. May diferensya ata ako sa alaga ko. Hindi ako tinitigasan pare. Hindi siya nagigising kahit anong gawin ko. Sinubukan ko ng lahat para tigasan lang. Kaso wala eh, ani ni Tide. Napamaang naman si Ariel at ilang segundong natahimik pagkatapos ay bumunghalit ito ng tawa. Ah, seryoso pare? Nako, malaking problema nga yan. Sakit nga yan. Ano, nagpa-check up ka na ba? Gago, pinagtatawanan mo na naman ako pare eh. Napipikong sad ni Tide. Ha, poof. Okay, sorry. So, paano yan? Ani ni Ariel at pigil na pigil pa rin ito ang pagtawa. Ewan ko, nahihiya naman ako magpa-check up at tsaka ito pa. Tinitigas na naman ako pare kapag kaharap at nahahawakan ko yung babaeng bagong kakilala ko.
Shit, pero kapag ibang babae, ang kaharap ko kahit gaano pa ka-sexy at kaganda, kakinis kahit nga nakahubad pa sa harapan ko pare, hindi ako nabubuhayan. Sa isang babae lang siya nabubuhay. Mahabang saad ni Ariel. Nako, mukhang ito na nga ang matagal na naming hinihintay para sa'yo pare. Mukhang nai-inlove ka na ah. At mukhang siya na ang babae na para sa'yo. O sino man ang babae na yan, thanks to her. Sagot ni Ariel at napapitik pa ito. Abangan niyo po ang susunod na kabanata. Thank you and God bless.